Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, meron akong i-share sa inyo. Alam ko, marami sa atin dito, mga OFW, hindi tayo pare-parehas ng mga status sa buhay. For example, yung mga employer natin, hindi lahat nagpapasahod ng tama, or yung iba, hindi nagpapasahod sa oras, mga ganyan. So, lalo na sa mga ganitong panahon na may crisis, gusto kong i-share tong vlog na to, ginawa ko tong content na to para ipaalam sa inyo na meron kasi akong isang subscriber nagtanong sa akin bakit nga wala lang sanlaan dito sa Saudi. So, oo nga, di ba? Wala talagang sanlaan dito sa Saudi Arabia, pero gusto kong i-share sa inyo na kapag talagang sobrang gipit ka na, ang maganda yan, ang maganda dyan sa goal, pwede mo siyang i-invest, yun yung una. Yun yung nagagawa ng gold sa atin. Pwede mo siyang i-invest. And at the same time, paggipit ka na, pwede mo siyang isanla, lalo na pag nasa Pilipinas ka. Pero dito sa Saudi, kasi wala talaga dito ang sanlaan. Kasi dito talaga yung minahan ng ginto. Dito mo makikita lahat ng gold. Nandito lahat ng merong klase ng ginto dito sa Saudi. Kaya nga, di ba, ito yung pinakamurang bentahan ng ginto dito sa Saudi Arabia. Lalo na noon, di ba? So ngayon, gusto ko itong i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea in times of crisis na katulad nito sa nangyayari sa atin. May mga panahon na kailangan nating magbenta, magsanda ng mga bagay na kailangan nating gawin para lang makapag-survive tayo. So, disclaimer lang, ginawa ko lang itong vlog na to para lang magkaroon kayo ng idea, lalo-lalo na ngayon sa mga ganitong klase ng panahon na meron tayo nangyari sa ating bansa, sa ating mundo. Okay? So, dito kasi sa Saudi, walang sanlaan. Pero, paano ka makakasurvive? For example, kailangan mo talaga ng ganitong pera para mabuhay mo yung sarili mo, lalo na kung may pamilya ka, di ba? So, dito sa Saudi, walang sanlaan, inuulit ko. Pero sa mga gold shop, pwede kayong magbenta ng alahas nyo. So, they are also buying second-hand gold here sa Saudi Arabia, sa mga gold shop dito sa Saudi Arabia. Mind you, kasi meron akong isang incident before na noong buntis ako noon kay Ainsley, tapos kailangan ko talaga ng pera dahil after kong manganak, nagkaroon ako ng problema. Nagkaroon ako ng ovarian cyst. Okay? So, ngayon, kailangan kong gawin yon para makapag-survive dahil ang laki ng binayaran ko dun sa operation ko kasi through, laparoscopy, parang laser operation siya, ganun yung term. And then, dito sa bone shop, sa gold shop, pwede nyong gawin yon. Pwede nyong ibenta yung alahas ninyo. Pero bibilin nila yon as second hand, okay? So, for example, yung alahas ninyo, for example, meron kayong bracelet or bangle na nabili nyo ng 180 per gram. Pag binenta nyo siya ng second hand doon sa gold shop, bibilin nila yon yung, for example, 150 per gram na lang, ganon. Depende sa itsura ng alahas ninyo, kung marami na siyang gasgas, ganon. Tinitingnan din nila yon. And then, meron silang specific na amount para makuha yung gold mo. Like, for example nga, kung 180 mo nakuha siya per gram, kukunin niya ng 140, 130, ganon. So, not bad. Depende pa rin sa gram na meron yung alahas mo. For example, yung bangle mo is 10 grams. So, kukuhanin niya yon ng 10 grams pa din, pero yung per gram niya, ang kuha niya, for example, is 150, 120, 140, mga ganon. Ganong eksena, ganong calculation, okay? So, it's not bad pa din kasi kung talagang kailangan mo yung pera, meron kang magagamit. Yun yung example ko sa inyo na na-experience ko na rin before nung panahon na talagang
Alam ko bawat isa sa atin, OFW, may mga pinagdadaanan din tayo minsan sa buhay natin, okay? So, binigay ko lang yan as example sa inyo. And pwede kayong pumunta sa mga gold shop na kakilala nyo. Yan, si El Jory for Gold, nag-accept sila ng second hand na mga alahas. Also, si Warud Alwadi dyan sa Batha. Ayan, yung isang in-endorse ko na gold shop sa inyo. Pero si Abdulaziz Jewelry, hindi sila. Okay, hindi sila nag-accept ng mga second hand na gold doon. Okay, so, ayan, share ko to sa inyo para lang may idea kayo. Para alam din ninyo yung mga ganyang incident sa buhay ninyo. Kunwari, talagang kailangan nyo gawin to. So, pwede kayong pumunta doon sa mga gold shop na yan. And marami rin dito mga gold shop na hindi ko man nabanggit. Pero alam ko, nag-accept sila dyan ng mga second hand na gold doon na pwede nyo ibenta. Hindi nyo nga lang siya katulad sa atin sa Pilipinas na pag sinanla mo, pag gusto mo nang kuhanin, pag okay ka na financially, pwede mo na siyang tubusin. Pero dito hindi, wala kasi talagang sanlaan dito sa Saudi. So, yun lang, magta-take ka ng risk na mawawala alas mo. Pero don't worry, siguro kapag nangyari naman yan sa inyo, time will come, makakabili ulit kayo. Kasi talagang, kaya yan ang kagandahan kapag meron kang gold. Kapag meron kang investment na gold. So, sa mga panahon na kailangan mo ng pera, pwede mo siyang isanla, pwede mo siyang ibenta, di ba? Kasi ang gold, hindi yan nawawala, hindi yan napapanis, parang sa pagkain niya, hindi siya pwedeng mapanis kasi nandyan lang siya palagi. So, ayan, no, kakagising ko lang yung boses natin, medyo parang galing pa sa higaan. Ayan, and so, yun lang, share ko lang sa inyo. Sana may napulot kayong konting aral or idea sa mga nanonood sa akin ngayon. Kung nandito ka sa ibang bansa, sa Saudi Arabia, ayan. Kung gusto mong malaman kung bakit walang sanlaan, yun yung sagot. Pero kung gusto mong or magbenta ng alahas mo, pwede yan dito sa Saudi, okay? Sa mga gold shop dito sa Saudi, pwede kang magbenta ng second hand na gold mo. Yun. So, pwede yan dito. Okay? So, ayun lang yung vlog natin for today. Gusto kong mag-shoutout kasi meron akong pinost sa community ko the other day. Sabi ko na mag-shoutout ako sa vlog natin na padating. Okay, so, ayan, punta lang tayo doon sa ating community. Okay. Okay, so shoutout tayo. Ayan, shoutout kay Jotel Vlogs and sa asawa niya na nasa Saudi, sa Alcobar, si Jesse James Villamil. Ayan. And also shout out to Edson Belano, ayan, solid subscriber natin yan from Alcarge. Okay, shout out also to Geneva Warage, Sherlita Solano. Ayan, si Geneva Warage, shout out sa mga taga Alnakil Sparkies dyan, dito sa Riyadh. Ayan, shout out sa inyo lahat dyan. Sherlita Solano, shout out. Helena Narciso from the Mom, Leo Tintima from UAE. Ayan. Shout out to Rosalie Villar, MJ Jane Jimenez, Helen Narciso, and to Fat German. Ayan. Shout out sa inyong lahat. And yun lang yung vlog natin today. Share ko lang sa inyo na gusto kong malaman nyo na may mga times talaga na hindi tayo okay financially, yung financial stability natin. Yun yung nagagawa ng gold sa buhay natin. Kaya dapat kayo, kapag meron kayong extra or meron kayong mga bagay na gustong bilhin, yun na lang yung bilhin nyo, yung gold. Kung hindi kayo mahilig sa gold, pwede kayong bumili kahit ilang piraso. At least meron kayo, kahit yung suot, tinitago nyo lang, meron kayong mahuhugot kapag kailangan nyo, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon na nagkakaroon ng ganitong crisis sa atin dito sa ating bansa, sa ating mundo. Though, ngayon talaga sarado yung mga gold shop ngayon, pero yun nga yung pwede nyong gawin kapag kunwari meron kayong mga ganitong instance sa buhay natin na kailangan nating magbenta ng mga bagay na meron tayo para lang makapag-survive, no? Ginagawa ko tong example sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Okay, nulit ko ulit. So, yun lang mga chaps. Sana na may natutunan kayo sa vlog na to. Kung bago ka sa akin channel, don't forget to subscribe and click me ang bell button for more update, para update ka sa mga videos na ilalabas natin in the future. And yeah, I'll see you on my next video. Ingat kayong lahat and stay safe. Ayan.
lagi niyong huwag niyong kakalimutan na ingatan yung sarili niyo. Alam ko, darating yung panahon, matatapos din itong nangyayari sa ating mundo, sa ating bansa. So, I'll see you on my next video. I love you all. Bye!